morning mga guwaps. Ayan, lalabas ako ngayon kasi bibili ako ng gamot sa sakit sa ipin. Ilang araw na rin kasi sumasakit tong ipin ko eh. Wala pang time pabunot kasi nga wala kaming day off. Wala pa, bakante pa yung ibang mga shops dito. Andun yung salon. Mamaya, balik tayo. Mabilis ang lakad lang to. Saan nga may pharmacy dito? Hanap lang muna. Andito ako sa labas. Oh. Hoy, saan ka? Ako bili ako gamot. Sakit sa ipin. Pharmacy. Ha? Huh? Hanap ako na. Alam ko may ano dito eh, pharmacy doon sa loob. So ayan, dito banda yung aming salon sa may Salmiya. Malapit yung mga shopping malls dito. Meron din Centerpoint, H&M, may Algani. Yan. Yan, sarado yung mga restaurant dahil Ramadan ngayon. Ito, may pharmacy. Nakahanap tayo ng pharmacy. Pasok tayo. You have points, Tan? Bili na ako ng gamot. Binili ko yung Punstan 500. May Finamic din siya. Ang hirap pag magtrabaho na masakit yung ipin. Lately lang naman to sumasakit eh. So ayan, balik na tayo sa trabaho. Ayan yung Punstan 500. One box yung binili ko. Wala namang tingi-tingi kasi dito eh. Nandito yung Eureka. Tapos yung trabaho namin, andyan lang sa May Toraya. Doon yung salon sa taas. Ayun.
Nagpipintura pala sila dito. Hi, you go? Yes. This is, I can go from here, right? Yeah. Welcome. Mayroon pala siyang dalawang ganito, dalawang pads. So, ano oras? 10 o'clock. Inom tayo ng isa. Morning mga guwaps. So, ano ngayon, no? 8:39. Ang usapan namin ni Janet is 8 o'clock. So, pupunta ka, dahil nga sunod-sunod yung sakit ng ipin ko. So, ngayon di ko na kaya, pupunta na talaga kami ng clinic. Ayan, magpapabunot ako ng ipin na at saka siya magpapapasta. So, wala akong lipstick ngayon kasi nga magpapabunot tayo ng ipin. Papatanggal ko na talaga to. So, sunod-sunod na. Dalawang gabi na super sakit na talaga. So, ayan. Mag-a-absent tayo mamaya dahil nga bagong bunot tayo. Ito ngayon sa labas. Ayan, dust. At saka ano, tawag nito. Titingnan namin mamaya kung by appointment ba o diretso na. So ayan yung clinic namin, ang clinic kung saan ako pwedeng magpaano kasi depende yan sa civil ID namin kung saan ako pwedeng mag clinic, yung health clinic namin is malapit lang dito sa tinitirahan ko, kunting lakad lang. So ayan, doon kung makikita nyo mayroon dyan yung building na yan. So dyan lang malapit yung ano ko, pagbubunutan ko ng ipin. So ayan, nakikita ko na si Nitang, si Janet. Andun na oh, papunta na dito. Kasi yung bahay niya ay kabila lang nito, doon sa kabilang street. So tinirhan ko naman dito rin sa ano, street na to. Lagi naman ako ditong nagpapa-dental. Ayan, pangalawang beses ko na siguro itong pabunot sa kanila. Tapos nung nakaraan ay nagpapasta din ako sa kanila. Cleaning, ganon. So, tiktokid lang. Bali, sa Pilipinas is 300 ata yan, mahigit ang 2KD ngayon. So, kaya dito ko, ano, kasi pag private, napakamahal dito ang private eh. Okay naman na. Na-try ko naman na magpabunot before. So, ayun na si Janet. Let's go! Hi, Janet! Good morning! Ayan, yung may mga palsipikado sa ngipin. Ang anak, masakit ngipin ko pero ang dalal ko pa rin, ano. Kapunta na kami sa clinic. Medyo natatakot ako sa injection. Lakad lang namin ni Janet yan. Lapit lang kasi dito eh. Kunting lakad na lang. So, titingnan namin mamaya kung may appointment pa ba. Or diretso na kami. Ayan na yung clinic. Andito na kami ni Janet sa clinic ng Salmiya. West, ano ata ito eh? West Salmiya Clinic.
Yan. So ganyan dito, papakita lang namin yung civil ID, tapos bayad kami ng 2KD, bibigyan kami ng stamp. So yun. Pwede na kami magpa ano, dental. Waiting kami ni Janet, ang dami nang nag-aantay dito. So iniwan muna namin yung civil ID namin doon sa may bintana. Ang dami ng tao pero wala pang anong mga doktor dito, wala pang staff. Ayan si Janet. Waiting na lang kami ni Janet sa number namin. So ayan, ang bayad dito is Kenneth pala. So yung dala namin cash, yung Kenneth namin wala nang laman. Buti na lang nakisuyo kami sa isang ibang lahi, mabait naman. Ayun, nagbigay na lang kami ng pera sa kanya. Tigto-2KD kami ni Janet. And then Kenneth niya ang ginamit. Ayan, thank you, shout out kay Kuya Jan. Salamat. Kabayan, pwede magtanong. May dental kayo dito? O, meron po. Magkano usually yung remove niyo ng ngipin? Extraction? Ngipin? Tanggal? Nag-start kami ng 40. Ah, 40 KD. May insurance po kayo? So, ayun na nga. Dito ako pumunta sa may ano, Apollo, pero hindi pa rin nila kinayang tanggalin. Kailangan ko na kasi ng surgeon kasi napakailalim, nasa pinakailalim na yung ngipin ko. So kailangan operahan. So bukas 7:45 kailangan kong pumunta sa Amiri Hospital para sa dental surgeon. Ayun, yun na yung pupuntahan ko bukas para tanggalin talaga yung natirang ngipin. So, ayan, nagluto ako ng lugaw. Lugaw lang muna yung kakainin ko ngayon. Kasi bagong bunot. Tapos, inom ako ng gamot. Ayan, ito yung mga parang cotton pads. Ayan, so, tapos mayroon tayong malamig na tubig dito. Ayan, sana maging okay bukas yung pag-opera nila. Good morning mga guwaps. So ngayon yung araw na ito yung next day ng ating pagpunta ng ano dental. Pero doon na ako sa may Ameri Hospital dahil nga surgeon na ang kailangan itong ipin ko. So alas 6 na ng ano ng umaga ngayon, 6-8. Parang uulan pa, hindi ako nakadala ng ano ng payong ko. So titingnan natin mamaya. Ayan, medyo natatakot ako kasi uoperahan na to eh. Para matanggal yung ipin sa ilalim. Medyo kinakabahan ako pero
kailangan kong patanggal to. So ayan, tingnan natin mamaya kung ano yung magiging resulta. Ayan, see you mamaya. Ang aga-aga. Ayan, so wala pa gaanong mga naglalakad, pero mayroon ng mga bus, marami nang nagpapasada dito. So kailangan namin ng maaga ngayon kasi kailangan andun kami ng 7:45 ng umaga kasi kahapon dumiretso din ako. Ayun nga, naka-appointment na ako doon ngayon. So sabi nung tagabantay doon, ano daw, kailangan 7:45 andito ka na dahil kung ma-late ka, kinabukasan ka na naman. So ayan, kasama ko si Janet, aantayin ko lang siya dito. Nakikita ko na siya naglalakad sa kabilang kanto. Ayun siya oh. So sasamahan niya ako kasi sabi ko samahan mo ako Janet kasi kinakabahan ako eh. So mamaya uli kasama ko na si Janet. Good morning. Ayan, good morning. Kinakabahan ako. May mas pa ko extra dire. Ano, Ameri Hospital. So andito na kami sa clinic ni Janet. Sabi nila sa akin 7:45, tapos pumunta kami ng 6:28. Ayan, ang aga namin dito. Pero ako yung pinakauna sa listahan doon. So mauna akong kinakabahan na ako. Mauna akong operahan mamaya. Ayan, so doon yung clinic sa loob. Dito yung Ameri Hospital. Yan yung malaki nilang Ameri Hospital, yung pinakamalaki. Tapos yan daw yung old. Ito yung old, ayan yung new. Tapos dito yung clinic nila. So ayan, nag-aantay kami kasi yung doktor daw talaga is 9 o'clock ang doktor dito. Pero maaga kami dahil sa lista. So ayan, ang oras is 7:24 na. Punta kami dito sa building na to para magpa copy ng civil ID kasi yung civil ID ko is yung ano pa, yung lumang civil ID pa, so kailangan nila yung bago, nasa mobile ko, so kailangan ko daw i-print out yun, then balik kami doon sa loob. Ayan, andito kami ni Janet, hindi ko nga alam ano to mall, ano tong building na ito, dali lang nitang. Oo gani, mga 8 mall man at, aywan ko, Cozy Coffee House, mall ata to eh. Sanabel. Yan, try na, ay, hindi ko alam kung sa gilid, sa loob, o saan ang magpa-print out, hindi ko natanong. Basta mayroon daw dito. So, hindi namin alam kung mall ba talaga to, ayan ang taas. Try namin mag-ikot. Ikutin namin kung saan kami pwede makapa ano, print out dito. Puro pa sarado eh. So ayan, pumasok na kami dito para magtanong kami sa guard kung saan yung printing press nila. Maya, balik kami dyan. Gala muna kami dito sa taas. So ayan, papunta na kami ng clinic ulit ni Janet. Ang tagal ng antay natin, mga 1.5 hours nitang, no? Mga 1.5 hours ata kami nasa mall. So kakabukas pa lang ng printing press. Buti doon sa harap ng printing press, parang ano yun, Probox Solution. 2 hours ba? Mayroon doon shop na nakiusap kami, nagtanong-tanong. So shout out kay ate, thank you. Siya nag-print ng civil ID ko, ayan. So balik na kami ngayon dito kasi mga 9 o'clock may doktor na. Ay, nako. Ginakulbahan ko. Ayan. Thank you kay Nitang, sinamahan niya ako.
May pasok pa to mamaya. Balik na kami. So ayan, tapos na kami ni Nitang. Ayan, natanggal na talaga nila. Laking pasalamat ko rin kasi di ba ang sabi nila kailangan ko ng surgeon. Pero yung nagbunot sa akin ngayon, sinubukan niya bunutin na lang na hindi niya hihiwaan. So, hindi ako nahiwaan na kaya niyang tanggalin. Ayan, thank you. Sa hirap na hirap siya sa pagtanggal. So, ayan, hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nga hirap na hirap ako magsalita. Tsaka grabe yung dito ang sakit ko. Ito hanggang ano, hirap, nahirapan din yung doktor magtanggal ng ipin ko. So, ayan, uminom na ako ng gamot pagdating ko dito sa bahay. At magpapahinga ako ng 2 araw, ayan, sa trabaho. So, ayan, grabe, ang napakalalim. Wisdom tot kasi, napakalalim ng pagkatanggal. Hirap na hirap nga siya eh, yung doktor. Ayan, si Janet, umuwi na rin siya at saka ako magpapahinga na lang muna. Ayan, thank you so much for watching. Bye.